Hello guys! Ngayong araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano i-charge at i-drive ang Tesla, at ang special features nito. Tayo na at samahan nyo ako! Automatic nang magbubukas ito once na nasense na niya ang remote, di na siya kailangan pang i-on sa ka-i-off. Ayan, 54% na lang siya, kailangan na talaga niyang i-charge. At bago po natin i-charge ang Tesla, isang malupit na intro muna tayo mga kaibigan. Dati ay wala kaming charger sa bahay, kailangan pang pumunta ni boss sa golf club para lang mag-charge. Meron ding mga charger station sa mga gasolinahan pero umaabot ito ng 4 hanggang 5 oras. Para ma-full charge ang Tesla. Hintayin lang nating mag-click. Ibig sabihin lang 4 na mount ng cable connector, at magsisimula na itong mag-charge sa ilang sandali. Ayan, nag-charge na siya. Makikita din natin sa monitor kung gaano katagal bago siya ma-fully charge. Umaabot ng 4 hanggang 5 oras ang pag-charge ng Tesla, depende kung fast charger o hindi. Gaano nga ba katagal gamitin ang battery ng Tesla? Ito ay umaabot ng 300,000 to 500,000 miles, at may balita na gumagawa sila ngayon ng bagong battery na maglo-last ng 1,000,000 miles. Ang cool, diba? Ayan, fully charged na siya after 4 hours and 20 minutes. Tanong, paano nga ba i-drive ang Tesla? May on and off ba siya tulad ng karaniwang sasakyan? Sagot, automatic po siyang nagbubukas kapag ma-detect na niya ang remote key, at kusa din siyang mag-turn off kapag di na niya ma-reach ang signal ng susi. Kung gusto mong buksan at isara ang lahat ng pintuan ng sasakyan, pindutin mo lang ito, at boom! Automatic na itong magbubukas sara. Ang cool, diba? Parang robot lang. Sabi nila ginawa daw itong sasakyan na ito para sa mga taong tamad. Diba nga may punto naman sila. Sa karaniwang sasakyan pagbukas mo ng hood, engine agad ang makikita mo. Pero dito sa Tesla pwede mong paglagyan ng mga luggage ang harapan kapag puno na ang compartment mo sa likod. At dahil electric car ito, wala itong makina, makikita ang battery nito sa ilalim ng sahig ng sasakyan. At ang isa pa sa pinaka-coolest na features nito ay ang panoramic windshield. Halos kalahati ng bubong ng sasakyan ang windshield nito. Ginawa daw ito para makita ang view ng sky na wala sa ibang sasakyan. Sa back parking naman, napakalaki ng screen ng camera at napaka-safe umatras kasi nga kitang-kita mo ng malinaw ang likuran at mga nakapaligid sa'yo. Para naman sa mahilig kumanta, ito ang bagay sa'yo dahil meron itong karaoke, masarap magbiyahe kapag nalilibang ka. Pantanggal inip sabi nga nila, lalo na kapag malayo ang pupuntahan mo. Puntaen man tayo sa mga special features nito tulad ng navigation. Pinch mo lang itong arrow at makikita mo kung nasaan ka na. Pwede mo ding gamitin ang satellite, at ang maganda pa dito, makikita mo kung ilang percent na lang ang battery mo kapag nakarating ka na sa pupuntahan mo. Meron din itong autopilot. Malaking tulong ito para sa mga taong inaantok o pagod at ayaw humawak ng manibela. E-set up mo lang siya at boom, makakarating ka na sa pupuntahan mo nang walang hassle. At habang nagda-drive ka, makikita mo sa monitor yung lahat ng nakapaligid sa'yo. Gaya ng bike, tao, truck o kahit yung mga object sa kalsada. At ang isa pa sa nagustuhan ko dito ay yung masisense niya kahit na ang bakanteng parking na pwede mong puntahan, ang galing, diba? At alam nyo din ba na mas mabilis ang Tesla kumpara sa Ferrari? Ayon kay kaibigang Google, ang Tesla Model S ay mas mabilis kumpara sa Ferrari supercar. Gaano nga ba katagal gamitin ang battery ng Tesla?
Ito ay umaabot ng 300,000 to 500,000 miles, at may balita na gumagawa sila ngayon ng bagong battery na maglo-last ng 1,000,000 miles. Ang cool, diba? Kailangan bang i-change oil ang Tesla? Hindi po, kasi ito ay electric car. Mas mahal ba ang gasolina kumpara sa charging fee ng Tesla? Mas mura mag-charge kumpara sa presyo ng full tank ng gasolina. Ang full charge nito ay umaabot lang ng $15.29 55 dirhams dito sa UAE. Napaka-swabe at napaka-gang e-drive. At bago matapos itong aking video, syempre, hindi mawawala sa routine namin mga driver ang paglilinis ng sasakyan. Tatlo ang sasakyan na nilinilisan ko 2 beses sa 1 linggo. Hindi gaanong maselan ang boss ko sa paglilinis ng sasakyan, kaya ako ang bahala kung kailan ko gusto. Pero mas gusto ko na malinisan din siya kahit every other day para naman hindi nakakahiya. Ilan lamang ito sa mga special features ng sasakyan na ito, bago ko makalimutan, ang model ng Tesla car na ito ay Model X. Salamat mga kaibigan, sana ay may natutunan kayo ngayon sa video na ibinahagi ko sa inyo tungkol sa sasakyan na Tesla. At kung nagustuhan mo ang content ko ngayon, paki-like naman. At mag-subscribe ka na din para ma-notify ka sa susunod na mga video na i-upload ko pa. Sorry, it's DJ. Hey.